you can be appointed as secretary or member of the cabinet of a president, hindi naman kailangan abogado ka. Mm-hmm. Ang kailangan lang, you enjoy the trust and confidence ng presidente ng Pilipinas, which I believe my trust and confidence si Presidente Ferdinand Marcos Jr. kay Secretary Larry Gadon. Attorney, masasabi mo bang nagkaroon ng paglabag ng due process? Kasi sinabi mo na that in rules of court, malinaw yun, no? Sa disbarment na at the same time, maka-question yung timing ng paglabas ng Supreme Court na yun nga, disbarment nga kay Attorney Gadon a day after the announcement ng Malacanang appointment. Pwede masabi natin na timing. Mm-hmm. It means, bakit ngayon lang? Pwedeng sabihin natin na nalagay lang doon mm-hmm. kasi na timing, but I cannot say in behalf of the Supreme Court, haka-haka lang natin to na bakit nilabas a day after the announcement of the appointment of Secretary Larry Gadon. In fact, hindi pa siya naka-take out. But for me, yung disbarment, irrelevant yan sa appointment niya. Mm-hmm. Bakit? You can be appointed as secretary or member of the cabinet of a president. Hindi naman kailangan abogado ka. Mm-hmm. Ang kailangan lang, you enjoy the trust and confidence ng presidente ng Pilipinas. Which I believe, my trust and confidence si Presidente Ferdinand Marcos Jr. kay Secretary Larry Gadon. During campaign, sino yung pinaka-loyal na active na Marcos loyalist at the time of the campaign? Secretary Larry Gadon. So yung issue about disbarment for me, it's irrelevant. Kasi ay importante, may trust and confidence ang Pangulo sa kanya, and he will perform his job as a presidential advisor on poverty alleviation. Attorney, speaking of due process, doon ba siya nung nasuspend itong si Secretary Larry Gadon, nagkaroon ba ng pagdinig sa Korte Suprema? Binigyan ba siya ng pagkakataon na magpaliwanag sa kanyang panig naman? May paliwanag, may pagkakataon naman. So pag na-receive niya yung... That's the way nga, bakit may notice na from the Supreme Court na sagutin yung tanong na yan, mm-hmm. yung complaint na yan, when in fact, there's no such thing as complaint. It was just an ordinary letter from the foreign correspondence of the Philippines. Mm-hmm. Meron ba kayong nakikita rin na possible na double standard sa nangyari kung kayo po ay magbibigay ng opinion? I cannot say that kasi sabi ko nga, as lawyer, mm-hmm. may obligation tayo na to respect the Supreme Court because ang lawyer kasi, we are also officer mm-hmm. of the court. We are also officer ng proseso ng korte. Mm-hmm. So as officer of the court, we are presumed na we are fit as a lawyer and fit in accordance with the lawyer's oath. Mm-hmm. Ang focus kasi dito, dapat natin baguhin na hindi tayo pwede mag-focus lang sa disbarment case because let the lawyers of Secretary Larry Gadon ang mag-focus doon. Mm-hmm. Bibigyan sana natin ng pagkakataon si Secretary Larry Gadon mm-hmm. na makatulong sa Pilipinas, sa poverty alleviation, makatulong sa ating presidente, paano masolusyunan mm-hmm. ang problema sa kahirapan ng Pilipinas. Mm-hmm.